isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga po ba basahin ang ating plano, lalong-lalo na po ang ating foundation plan? Pero bago pa tayo magsimula, introhan muna natin. Isang napakahalagang bagay po para sa ating mga manggagawa ang matutunan ng pagbabasa ng plano. Sa pagpapatayo po ng bahay o kahit anumang gusali, lagi po nating inuunang binabasa ay yung plano ng ating foundation. So malaking bagay din po ito kay foreman at saka kay engineer kung ang mga kasamahan ay matutong magbasa ng plano. Unang-una po, makakasigurado po tayo na kahit hindi po natin sila masupervise oras-oras, no, ay alam po natin na kaya na po nilang gawin kung ano po yung nakasulat sa plano. Pangalawa po, makakasigurado po tayo na ang ating ginagawa ay matibay kung ang plano po ay nasusunod natin sa sabi na napapabilis ang trabaho kapag ang mga manggagawa ay marunong magbasa ng plano. Unang-una po, kahit wala po si engineer, kahit wala po si foreman, no, ay gagana po ang trabaho. So, hindi na po nila kailangan hantayin pag dumating si foreman. Kung sakasakaling merong katanungan sa plano, maging si engineer, ay hindi na po nila kailangan hantayin pag dumating. So, para masunod po natin ito ng tama, dapat matutunan natin ang pagbabasa ng plano. Yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon sa hapong ito. At tapusin nyo lang po ang video na ito. Nang sa ganun po ay matuto rin po kayo kung paano basahin ang plano ng foundation plan. Ito na po ngayon sa ating harapan yung ating foundation plan. So nakalagay po yan dito, no, kung saan nakapwesto ang mga puting, no, kung saan po nakapwesto yung area na dapat uhukayin kung sakali po tayong magpapa-excavate. Nandito rin po yan kung gaano kalaki ba ang ating puting, gaano kalaki ang ating poste, no, gaano kalaki ang ating beam, gaano kalaki ang mga anilyo ng ating poste, no, maging yung mga sukat ng puting, nandyan na po yan. Tapos, makikita nyo rin po yan dito sa area. Ayan, meron po dyan tinatawag na schedule of puting. Ayan, so, may mga tag. So, ibig sabihin po ng tag na yan, yan po yung naka-indicate dyan yung area, halimbawa po ng puting. Halimbawa, sa F1 or puting number 1, kung inyo pong makikita, ayan, meron siya rito, no? Puting number 1, nandiyan po yan. Ito pong mga malalaki na square, yan po yung puting number 1, no? So, dyan sa puting number 1, no, makikita nyo po yan dito sa kanyang schedule of puting. Nakalagay po yan dito sa puting number 1 kung gaano kalaki ang ating puting. So, nakalagay po dito na ang width is 150. Sumunod po, yung kanyang length is 150. So, ibig sabihin po, yung laki po ng ating puting is 150 by 150, no? Nakalagay din po yan dyan kung gaano po kalaki yung bakal na gagamitin para sa puting number 1. So dito po, no, nakalagay po dito yung 12 pieces na 16mm na diameter ng bakal. So ayan po, makikita po ninyo, no, 12 pieces 16mm na diameter ng bakal, no, sa kanyang bar na short. And then sa kabilang side po niya, no, may nakalagay din po yan dyan na 16mm, 12 pieces din po. So square po na puting ang ating gagawin para sa puting number 1. The same time po, nakalagay din po yan dyan sa puting schedule yung lalim po ng excavation. So ayan, 1,500mm or equivalent niya is 150cm. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng puting number 1. So ito po yan, no? Ito po yung puting number 1. So nakalagay po yan dyan. Ito na po yon, no? Kaya po natin nakuha ang sukat niyan kasi nandito po nakasulat sa kanyang schedule of puting. So, pag tinignan nyo po yung plano, ayan, F1. So makikita nyo po yan dito. May nakalagay po siya na F1.
itong area na to. To. Yan, makikita niyan. May nakalagay po siya diyan na F1. So ibig sabihin, diyan sa area na 'yan nakalagay ang puting number 1. No? Tapos nakalagay din po dito na kung sakasakali tayo na magbubuhos po ng ating puting, nakalagay din po diyan kung gaano ba kakapal ang konkreto na ibubuhos natin sa puting. So ayan, nakalagay po diyan is 400 millimeter or equivalent niya sa 40 centimeter. Makikita din po natin dito sa ating plano, no? Nakalagay din po dito yung mga section. So yung section po na sinasabi kanina, section, ito po yun. Section F1. So ayan, nakalagay po dyan. Yung detalye po dyan, nakalagay dito, no? Sa section F1, nakalagay po dyan ay, ayan po, 150 by 150, no? Nakalagay, ayan po, nakalagay kung inyo pong makikita. Ito po yun, no? Yan po yung puting natin para sa section F1. Plan F2, nakalagay po yan dito na ang lapad po ng kanyang puting is 1,400 millimeter or 140 centimeter. Ito po yan, no? Nakalagay yan dito. Tapos, yung kanyang haba naman po is 3,000 millimeter. Equivalent po yan sa 300 centimeter. So, ngayon, ito pong area na to, nagawa na po namin yan. Kaya kung inyo pong makikita dito sa dulo, kasi yung pwesto po yan, F2, ayan po kung inyo pong makikita, papakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng puting para sa plan F2. So, ito po ngayon, ito po yung ating tinatawag na combined puting. No, yan po yung nandun sa plano natin sa plan F2. No? Ito po yung laki niya is 140 cm by 300 cm. So, ganyan po yung itsura niyan. No? Iisipin nyo, sabihin nyo kaya dyan, bakit po ang laki po ng puting? Kasi po, ang ilalagay na poste dyan ay dalawa. No? Isa dito, isa doon. Kaya po sila tinawag na combined puting. Kasi yung puting, para po doon sa dalawang poste ay pinag-isa po. Dito rin po, sa plano ng ating foundation plan, kung inyo pong makikita, yan po, meron po siyang mga sukat. So, ayan po, kung inyo pong makikita, yung sa labas is 14 meters. No? Magmula po yan dito, hanggang dito, nakalagay po dyan, is 40 meters. So, yan, nakaseksyon na po yung mga sukat nyan. Yan na lang po ang inyong susundan. Ngayon po, kung halimbawa po doon sa plano po ninyo ay walang sukat, no? Wala pong nakalagay na ganyang mga sukat. So, mahihirapan po kayo kung paano nyo pong bibigyan niya ng hulugan kung gaano ba kahaba ang sukat. May madali pong paraan dyan. Lagi nyo pong hahanapin yung nakalagay na scale. So, ayan po. Nakalagay po dyan sa scale niya is, yan, 1:1,000 millimeter. No? Or ibig sabihin yan, 1:1 meter. No? Kung i-convert po natin yung 1,000 millimeter na yan, ay lalabas po yan is 1 meter. So, i-scale po yan. Paano po ba ginagawa ang scale? So, yan po ngayon, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po siyang ini-scale. So, ito po ngayon sa ating harapan, no? Atin pong susukatin itong area na to. No, yan po yung puting F1. Yan po, kung inyo pong makikita, may nakalagay siya, puting F1. No? Huwag nyo na lang po munang tingnan tong C1 na to, kasi yan po ay yan yung sukat ng kolom o ng poste. No, focus po muna tayo dito sa F1. So, ang puting number 1 po natin, kung i-scale po natin, so kung inyo pong makikita, ayan. Magmula po dyan sa 10, yung kabilang side niya po is 11, bali naging 11.5. So, it means na 1 centimeter and a half. So, 1.5 centimeter. So, dahil po siya ay naka-scale, sabi po rito, 1:1 yung kanyang magiging scale. So, 15, i-convert natin sa 1 meter. Ang mangyayari po niyan, yung 15 na yan, 15, ayan po, 15 millimeter, i-convert po natin niya sa 1 meter. Ibig sabihin po niyan is 1.5
Yan po, 1.5 meter. Ito po yung kabilang side, kung inyo po makikita, no? 1.5 din po siya. Ibig sabihin po niyan, kung i-convert natin 'yan sa 1 meter is 1 meter and a half ang magiging haba po niya. So kaya po tayo nakabuo ng 1 meter 0.5 by 1 meter 0.5 na putig, no, dahil yan po yung nakasulat dito sa ating plano. So dito rin po sa pagbabasa ng ating foundation plan, makikita po natin, nakalagay po yan dito kung gaano kalayo ang pagitan ng mga poste kung saan siya nakapwesto. Kagaya po nito, magmula dito sa labas, ito na po kasi yung ano niya, yung sa katapat na po yan ng muhon, ito po, yan yung unang poste. So susukatin po nyo yan. No? Kung halimbawa po itong dyan sa labas ay walang nakalagay na sukat, i-scale po natin, makukuha pa rin natin dyan kung gaano kahaba o gaano kalayo ang distansya ng unang poste. So dito, makikita po ninyo, no? Magmula dyan sa number 10 hanggang dyan sa tapat ng number 5, ayan, kung makikita po ninyo, hanggang dyan nakatapat yung unang poste. Susukatin po ninyo yan, no? Ang kalalabasan po niyan magmula dun sa may lease line o sa may property line na nasa labas, magsusukat po kayo ng 5 meters, doon po magkakaroon ng unang poste. So ito po yon, magmula dito, no, hanggang dito, yan, nakalagay dyan, ay nasa number 5, no, itong area na to. Hindi pong makikita, ito. So nandyan yan. So pag sinukat nyo po yan, nakalagay po yan dito, base sa ating pag-scale ng ating metro, ay 5 meters. So dyan po nakapwesto yung unang poste. Ganun din po yan dito sa side. Magmula po dito, susukatin nyo po doon hanggang sa may gilid. Kung ilan po ang kalalabasan yan, no? Yan din po ang distansya ng poste magmula naman dito sa gilid ng property line. No? Ayan o, oh, makikita po ninyo. Yan, ini-scale po yan. Kaya po kung makikita ninyo, no, yung mga kasama nating mga sila foreman, yung kasama po nating mga karpentero, mason, ba't sinusukat-sukat ng ganito yung plano, yan po ay ini-scale. So, ganyan lang po ang pag-scale. No, basta po yung inyong plano ay naka-scale din. No? Kagaya po neto, pinakita po natin kaganina na ang ating plano ay naka-scale 1:1. Ibig sabihin, yung 1 na nakaguhit doon sa metro, no, i-convert nyo po yan sa 1,000 millimeter or 1 meter. So, isang guhit doon sa plano, yung 1 cm, no, i-convert nyo po yan sa, ang 1 cm equivalent po nyan is 1 meter kung sa scale nya po ay 1:1 meter. Dito rin po sa ating foundation plan, makikita nyo rin po kung hanggang saan nakalagay yung ating poste. So, eto, no, meron tayo ditong combined putting. Ibig sabihin ng combined putting, tatlong poste sa isang parilya, no, o isang putting. Pagsasamahin po yan dyan, no. Kaya combined po ang tawag nila dyan. So, eto, susukatin po yan. Magmula rito, no, susundan nyo lang po kung ano yung nakasulat doon sa plano, susukatin nyo po, no. Susukatin nyo yan kasi magkakaparehas po yan, eh. Kung inyo pong makikita, no, parehas po sila ng nakalagay na tag. Ang tag po niya is F3. No, ibig sabihin, footing number 3. Kasi dito po sa ating plano na hawak, meron tayong apat na klase ng footing, no? Ito yung footing na F1, F2, F3, F4. So kung inyo pong makikita, ito po yan, ito, F4. Tapos ang ating F1, ito, no? Ayan po. Yan. Yan yung mga puting na F1. So, ibig sabihin, pag parehas po yan ng tag, no, pagkaparehas po sila ng tag, ibig sabihin, parehas lang po yan sila ng sukat. No? Tapos, meron naman po tayo na F2. No? Ang F2 po natin, ito po yan. Ito. Yan. Yan, may sukat na rin po yan dyan. Pwede nyo pong i-scale ng metro yan. Basta naka-scale yung plano na hawak nyo. Ang lagi pong ano niyan is 1:1, no? Kadalasan niyan is 1 cm, no? I-convert niyo yung sukat niya sa 1 meter. So ayan po. Kung inyo pong mapapansin, bakit ito
no, nilagyan na namin ng kulay. Pero ito, wala. Ibig po sabihin yan, kaya itong mga kulay na nilalagay po namin para malaman namin kung alin pa yung mga area na hindi pa po namin nagagawa ng footing. So ito, may kulang pa kami. Isa, dalawa, tatlo, apat. No? Ganyan lang po ang pagbabasa ng plano. Nakalagay din po yan dito, no? Dito sa area niya, pwede nyo po itong scale kung gaano kahaba yung kanyang mga tie beam, kung saan po pupunta, tapos kung saan nakapwesto yung mga poste, no? Yan o, kung inyo pong makikita, yung mga may itim na yan na nasa gitna, yan po yung pwesto ng poste sa actual. So, susukatin nyo po yan, no? Yan, lagi nyo po yung tatandaan. Susukatin nyo lang po, no? Susukatin nyo kasi nandyan naman po lahat sa plano. Tapos, ito po, lagi nyo pong titignan. Yan, nandyan sa schedule, nakalagay dyan kung ilang pirasong bakal ang kakailanganin nyo, no? Kung gaano kahaba, no? Kung gaano kalalim ang hukay ng inyong pundasyon. Yan, nandito po yan sa foundation plan, doon sa kanyang schedule. So, ayan, no? Nakalagay po dyan. Tapos yung may mga remarks, isolated footing, ibig sabihin ng isolated footing, isang poste, no, sa isang puting. Pag combined puting, dalawang poste, yun, no, kagaya po niyan, ito, no, dalawang poste sa isang puting. Yan, no. Yan, kung inyo pong makikita. Dalawang poste sa isang puting. One, two. Yan. Yan po yan. Arrangement. No, ibig sabihin niyan, yung bar arrangement, kung paano yung pagkakapwesto ng inyong vertical bar sa stirrup, no, nakalagay po yan dyan. Sa una po, medyo nakakalito po ang pagbabasa ng plano, pero pakiusap naman po dun sa mga kapatid natin na mga foreman, no, kapatid po natin na mga engineer, na wag naman po nilang ipagdamot ang mga ganitong klase ng kaalaman, no, turuan po natin sila para matuto din naman po sila, no. At the same time po, malaking bagay po ito sa inyo na kapag kayong mga kasama nyo ay marunong magbasa ng plano, mababawasan po ang inyong trabaho. May mga iba po kasi tayong mga kapatid, yung mga foreman po, yung mga iba nating mga kaibigan na marunong magbasa ng plano, pinagdadamot to sa iba, no? Ayaw nilang matuto yung iba, pero sa atin, hindi po natin to ipinagdadamot. Gusto rin po nating matuto sila para unang-una mapabilis po yung trabaho, at the same time po ay madagdagan din po yung kaalaman ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Sa ngayon po, yun lang po muna ang ating pag-uusapan, yung foundation plan, no? Sa susunod po na ating video ay ibang part naman po ng bahay ang ating pag-uusapan, no? Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa ating video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman, lalong-lalo doon sa mga kapatid natin na nangangarap din na matutong magbasa ng plano. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.